ito. NMAX B2. So, monorock. May mga bisita tayo dito mga kapatid. Humihingi ng sticker natin. Shoutout nga pala kay Kuya Ronnie Ramiro ng Lucena City. Dalawa po lang. Siya ang nagpa-print itong sticker natin. Yo, what's up mga kadoit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang magpagpalang hapon po sa inyong lahat. At meron tayong gagawin ngayon. Ayan, as you can see, ito yung motor natin. Tapos meron tayong bagong bracket dito. Dahil yun nga, pauwi tayo ng Quezon mamaya. Ay kailangan natin ng may top box para meron tayong mapaglagyan ng gamit. So, bibili sana ako ng top box. Yun nga lang ay hindi na kaya ng budget natin. So, ang binili ko na lang muna ay bracket, tapos yung top box ng Mio natin, yun muna ang gagamitin natin. Tiyaga muna tayo, ipon muna ulit para sa top box. So, ngayon, ang gagawin natin ay install muna natin itong bracket para ma-install natin yung top box. So, ang binili natin ay monorock para matibay, heavy duty. So, ang bili natin ito ay 2,490 yata to. Kulang 2,500. Ang mahal talaga ng mga piyesa ng NMAX. So bracket lang muna ang binili natin para kahit paano meron tayong magamit. Kahit gusto natin bumili ng metal top box ay hindi pa natin afford. Kaya ito na lang muna ang binili natin para kahit paano magamit tayo. So ang ilalagay natin dito ay yung top box sa Mio natin, binaklas ko muna. Ayan, ito bigat pala nito, monorock na to. Oh, NMAX B2, so monorock, naka ano siya mga kaduit, naka powder coat. Tapos ito yung monorock niya. Ayan. Solid. Solid talaga ito. Matibay. Kaya lang mabigat. Kung ang ilalagay mo pa dito ay metal top box, siguro abutin na ito ng mga kulang 8 kilos. Siguro. Bigat na yun. So, paklasin muna natin. Paklasin muna natin yung ating carrier. Tapos ito ang ating ilalagay. Thank you.
Okay, yan na, naikabit na natin monorock. So, tingnan na natin yung bukit niya. Yan. Okay din naman pala yung forma niya. Kaysa dun sa mga alloy bracket, mga kadit. Mas mabilis kasi masira yun. Ito talaga. Kahit kargahan mo ng ano to, mabigat, hindi siya basta-basta bibigay. Ayan. So, kabit naman natin itong kanyang top box. Ito muna pansamantalang gagamitin natin hanggat hindi tayo nakakabili. So, ito mga kapatid yung pinaka base plate niya. Lagasan natin ng konti kasi dumi na. Natin na hindi tatama yung ano sus upuan. Hey, dito. Sipatin natin mga kadoit kung suwak. Ayan. Bagay naman yung top box natin sa motor natin kasi all black. Ayan. Kunting linis lang yan para maging presentable naman. Tsaka mas magaan sya. Diba? So, importante meron tayong lagayan ngayon pag-uwi. So, yan yung ating purpose muna. Saka na yung metal top box pag may pera na tayo. Pag mayroon na ulit ipon. So, tingin ko okay na yan. I-ano na natin. Kabit na natin ng diretso. So, yan okay na mga kabit na. Kabit na natin. At ilalagay na natin itong kanyang takip para hindi butas. Tagal na itong box na ito mga kabit. Siguro may 4 na taon na yung box natin na yan. Ito yung unang labas ng H&J. Ayan. Hindi siya yung sabihin mo na parang disposable na labas ngayon. Ito iba yan. So, nagkulang na lang ng isang cushion. Yung cushion natin dito na wala. So, nilalagyan ko na lang siya ng goma para hindi umalog-alog yung top box. Yeah.
Dalawa lang po. Lagay po. Lagay po lang namin sa motor ko po. Sa bara ko. Lalagay pa sa butak namin. Paano yun? Napanoodin yung video niya. Panoorin yung video ko ha. Pinipicture mo ba yun? Para panoodin. Sa YouTube channel ko. Ano pangalan? Sense namin yung pangalan. Ano pangalan po? Minsan napapanood ka namin eh kuya. Dalawa sa amin. So, may mga bisita tayo dito mga kapatid. Humihingi ng sticker natin. Shoutout nga pala kay Kuya Ronnie Ramiro ng Lucena City. Dalawa po lang. Siya ang nagpa-print itong sticker natin. Shoutout. Ayan mga batang humihingi ng sticker sa atin. Ano pangalan mo? Mike po. Ayan si Mike. So ito na mga kapatid, nakatapos na tayo. Shoutout ulit kay Kuya Ronnie Ramiro, yan ng Lucena City. So pinaprintan niya tayo ng mga sticker. Ayan, oh, ganda ng sticker natin ngayon, oh. Bagong logo natin. Ayan. So nagpa-print tayo ng 200 pieces na dadalhin natin sa Quezon. Hopefully ay kumasya. Tapos nagpahabol ulit tayo ng 100 pieces para if ever nakulangin tayo ay meron tayong dudukutin. Okay. So ito na mga kaduit na ikabit na natin. Ayan. Linis na lang yan at may Christmas party pa tayo ngayon kaya kailangan nating tapusin na muna yan at makapagpahinga, maligo. So naghanap nga pala tayo ng top box kanina. Merong ino-offer sa akin yung Edge Zone sa ito, Amayatan sa Cavite. Meron kasing konting damage yung isang sec nila doon pero hindi naman siya talagang damage na damage, medyo na yupi lang, na dent lang. Ang price talaga nila noon ay 5.55. So binibigay sa atin ng 4.8 na lang para discounted, papasko na daw sa atin. So medyo nagdalawang isip ako kasi kulang tayo sa budget eh. Babalikan ko na siya siguro pagka nakawin na tayong Quezon at may natira tayong budget. Yan. Ito na lang muna sa ngayon. At ito yung inalis natin na ating carrier o yung ating handlebar. Okay, thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga video. Sana po ay makarating ako ng Quezon ng Mulanay ng ayos at ligtas kasama aking brother. Yan. Thank you very much po. Kami dalawa lang ng brother ko ang babiyahe sa motor. Tapos si Mrs. at si Sis ay sa ban. Pagbabanin na lang natin sila para safe. Thank you po. God bless. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you.